pinakamasarap na kaldereta ni Chick Harris. Magbabiral na naman to, guys. Grabe. Hi. Ito ang yung likod, Chick Harris. For today's video, tayo po ay magluluto na naman ng kambing. Pero sa ngayon, lagyan natin ng konting twist. So, from cleaning po, lilinisin natin yung kambing. From cleaning to chopping, hanggang sa pagluluto ang ating gawin. Okay, so punta natin ang ating unang hakbang sa paglilinis ng kambing. Okay po, so nandito na po tayo ngayon, guys. Ang ating kambing ay dinala dito na naka-spare parts na. So, ayan o. Ito po ang hind legs. Sabing isa, ito. Dalawa po itong hind legs. Tapos ito ang sa harap. Ayan. So, sa pagkukuha po ng ng lymph nodes sa kambing, mayroon lamang apat na points po dito sa bawat isa ng hind legs, guys. Nandito po sa kanyang, sa gitna po ng muscle. Tapos itong nasa harapan is dito po between the legs at saka sa ribs at saka sa kanyang paa ng kambing. I don't know kung makikita pa ba natin dito ngayon ang lymph nodes dito kasi pinutol na eh. Pero there, may apat lang po na points ang naroroon yung mga lymph nodes na napakabaho po sa kambing. Pero sa paglilinis po nito, guys, isasali na po natin itong mga ito, itong mga puti-puti. Isasali na po natin ito kasi mabaho din po yan. Okay. Una, guys, bibikin na po natin itong muscle. Nako. Para mahirapan tayo nito. Lapit ka dito, kid. Nariyan lang po, guys, oh. Ito. Kaya naputol po siya at saka ito. So kukunin po natin ito, guys. So sa hind legs po ito, guys, ha, yung paa po ng nasa likod. Yan, puputulin lang po natin 'yan sa saka dito, oh. Ito ang pinakamalaki, guys, para siyang parang garlic. Ayan, no? Ito, oh. Ito. Naputol kasi ito kasi nabiyak sa pag natin. Sa pagbiyak, naputol ang lymph nodes. Ito pong tandaan nyo, guys, kapag ang kambing ay matataba, malulusog, maliliit lang yung mga lymph nodes. Pero yung kambing na hindi mataba, ang lalaki po ng mga lymph nodes. So ito po, guys, ang nasa likod. And guys, dito tayo sa yung sa harap. I don't know kung makukuha pa ba natin dito. Kung nariyan pa ba ang lymph nodes. Ito lang, guys, oh. Nabiyak. Dito, guys, napakabaho po nito. Sobrang baho po dito kapag dito makukuha. Ayan, oh, nabiyak po siya, oh. That smells bad kapag di makukuha yan. Pero kung makuha yan, guys, sabi kasi ng iba, nandito pa, guys, oh, ang pinaka main, guys, oh. Ayan, oh. Nakita mo, harap. Darapit. Ayan, oh. Napakalaki, oh. So, guys, oh.
So ito po ang lymph nodes sa harap. Yun palang nabiyak kanina, hindi pala yung lymph nodes. Ito, oh. Yan, kita nyo. Kung sabi ni Saya, niya guys, lusay. Yan, so yan ang makukuha sa harap, no? Again, between the legs and the ribs. Dito, oh. So dito, banda. Saka kukunin pa rin natin itong mga maliliit dito, guys, oh. Kabilang pa ito, guys, sa lymph nodes. Mga puti-puti. Actually, guys, yung mga kapatid natin, mga Muslim, guys, sa kanilang market, kapag nagluluto po sila ng, kapag bumibili sila ng kambing, lahat ng mga puti-puti na makikita na nakadikit sa laman po ng kambing, kinukuha nila lahat yun. Kaya sabi pala yung kaibigan kong vlogger na nasa Indonesia, yung mga kambing daw nila na niluluto sa kanila daw, hindi daw mabaho. E syempre, walang baho kasi lahat ng mga puti-puti, yung lymph nodes ay puti din yun. Kaya kapag nakuha yun lahat, edi syempre, wala nang amoy. So yan po guys, no? Naipakita ko na sa inyo yung apat na points. So sa bawat paa meron, yung pinakita ko. Kung hindi po ito mo, medyo hindi po ito detalyado guys, visit nyo lang yung previous na vlog ko about pag-alis po ng maanggong amoy ng kambing. Naroon po, makikita ninyo. Very detailed. So ito po, hindi po ito masyadong detailed, pero ano, baho din to. At least ipinakita ko sa inyo na mayroon siyang apat na points ang kambing na makukuha yung lymph nodes at saka yung ibang mga puti-puti. I don't know kung anong tawag yan. Sa Bisaya, ito itawag nito sibo. Mga sibo itong mga ganito guys, oh. Mga fats. Baho yan. Okay? Narito na po guys ang ating tatay na kambing. So siguro nakita nyo umuusok pa siya. Kasi dinaan po natin siya sa ano guys, pinakuluan po natin siya ng ilang minuto. In the sense that ang kambing po na ito guys ay yung mga hybrid guys, yung mga kakaibang breeding po ng kambing na hindi po siya native na kambing. So syempre mas mabaho yun sila. So kaya dinaan natin sa kunting pagpapakulo. Pero ano lang, bahagya lang po, mga 5 minutes lang. So this time, ina-marinate po natin siya. Ang atang pang-marinate po ay yung lahat ng mga spices katulad ng ginger, onion, siling mahaba, red bell pepper, nilagyan natin ng batis, nilagyan natin ng black pepper, nilagyan po natin guys ng Canadian lemon, yung mga malalaki guys. So nandiyan na po lahat, may sugar din po guys, may sugar siya. So ini-incorporate po natin lahat ng mga spices, tapos in-extract po natin ang juice. So narito na po guys. So ang gagawin natin ito is imamarinate po natin ito sa loob ng ilang minuto. Ilang minuto lang, mga 5 minutes na kasi sa paraan ko, sa pagluluto guys. Kahit hindi ko siya imamarinate ng matagal, masarap na po siya. Ayan, tapos pagkatapos, i-prepito na po natin siya guys. At ito, lulutuin na po natin. Iba pala yung prito, ano? Ayan. Kunting mantika. Tapos, dadagdagan po natin ng ano guys, margarine. Ayan. Ayan guys, natunaw na po margarine. Ilagyan na po natin ang ating garlic. May garlic po siya. May ginger. Siyempre, at ang ating onion. Pakunti-kunti lang guys, kasi yung marinit natin, napakarami na yun. So, hintayin po natin guys, magiging almost kulay brown na po ito, bago natin ilagay ang ating karne. Sa
itong ating mga additional ingredients, siyempre meron tayong ketchup, meron tayong mushroom, dalawa, meron tayong green peas, dalawa dito yung green peas, meron tayong pineapple slice, meron tayong tomato paste, at saka tomato sauce, siling mahaba, at saka itong una natin ginamit kanina. At saka siyempre guys, maglagay dito tayo ng carrot at saka patatas. Para dyan. Mamaya, nakita nyo na lang po. Ating mga spices, lagay po natin una guys ang ating tomato paste. Hindi po natin iubusin sa iba, itaas yung iba. Ayan, tapos, lagay na po natin ang ating mga karne. Ayan. Inactor po ito guys. Additional tomato paste. Pero mamaya guys, paglagay din po tayo ng tomato sauce. Ayan, huwag na natin ubusin. Gamitin po ito mamaya. So, tapan po natin ito guys sa loob ng mga around 10 minutes. Babalikan natin. Tapan po natin guys, after 20 minutes, lagyan po natin ng tomato sauce kasi yung kanina tomato paste lang yun. Maglagay po tayo ng guys, chicken cubes para parang manok. At saka siyempre, haloy natin. Ayan, yung ating guys, ladle. Improvised to guys, kasi kapag yung ordinaryong ladle na gamitin natin, hindi po aabot sa ilalim, kaya gumamit tayo, gumawa tayo ng ladle na galing sa paluan ng inyong. Ah? Yung lalagyan na sa'yo. So, nilalagyan mo na sa bakit, kasi. Siyempre, yama-yama. Dira, gabi, joke ha? Yan, so lagay po natin guys ang ating lemon grass pampabango. At saka maglagay din po tayo ng siling mahaba. Tapos takpan natin guys. Buksan natin guys, maglagay po tayo ng pineapple slice. Wow! It looks delicious. Hindi pa na slice, oh. Putol-putol na lang natin. Hindi pala naputol. Maraming pineapple guys, kapag magluto tayo, mas masarap. Wala pa itong guys ha, wala pa itong inilagay na carrot at saka patatas kasi hindi pa naluluto itong kambing. Mamaya ilalagay na po natin. Yan guys, ang amoy, ang bango-bango na po niya guys. Kapag na-marinate po kasi ang karne natin guys, yung katulad po sa ginawa natin pag-marinate na kinukuha yung juice, napakasarap po talaga. Yan, takpan muna natin yan. Babalikan na natin yan mamaya. Yung iba pang mga sangkap, hindi pa natin nilalagay. Hindi pa kasi naluluto yung karne. Maglagay na po tayo ng ano po yan? Mushroom. Tapos lagay na po natin itong ating carrot at saka potato. Ang anak ko kasi guys, pag nag-slice siya, nang nakita ko na, tapos na nakita ko, ang liit-liit pa ng mga slice, dapat malaki itong konti. Yun na lang, pagtsagaan na lang natin. Kukunin na lang natin itong guys. Ano ba ito?
lemongrass. Ayan. Tapos, lagay na natin ang ating red bell pepper. Yan na nga, red bell pepper, pero hindi liit rin. Yun na ang red na hindi red. Dagdagan na lang natin ang sibuyas kasi maraming sibuyas eh. Tapos takpan natin guys, mga 5 minutes, balik tayo. Yan guys, maglagay po tayo ng green peas. Pinali na po ito kasi ang green peas na naluluto naman yan. Dalawang can po ang ilagay natin. Tapos maglagay din tayo ng ketchup. Magdagdag po tayo ng ketchup para masarap. Tinubusin kasi mayroon pa. Pwede pa isang lulutuin natin mamaya. O diba guys? Ang sarap. Only in jikadis lang po to. Wala to sa iba guys. Naluluto na po yan guys. Kung nagustuhan nyo po ang ating ano guys, subscribe please.